Welcome po muli mga kabayan sa ating pong bagong YouTube channel, ang Nards TV 51. Pag-usapan po natin mga kababayan dito pong investigasyon tungkol po sa PIDEA leaks na ito na iniimbestigahan ni Senator Bato de la Rosa sa kanya pong committee. Ito nga pong si Jonathan Morales ay tinawag pong congenital liar ni Senator Jinggoy Estrada dahil po sa patuloy pong pagsisinungaling nito. Kamakailan nga po, hindi po ba tinawag din ni President Bongbong Marcos itong si Jonathan Morales na isang professional liar? Bago po tayo magpatuloy mga kababayan, panoorin po muna natin itong balita na ito. Ito po. Matapos tawagin na professional liar ni Pangulong Bongbong Marcos, si dating PIDEA agent Jonathan Morales ay tinawag naman siya sa Senado na congenital liar. Ayon kay Senator Jinggoy Estrada, hindi credible na testigo si Morales kahit hindi na ito dapat pang pinakikinggan. Sabi ni Estrada, questionable ang pagkataon ni Morales at pagsasayang lang ng oras ang pagsalang sa kanya sa Senate Committee on Public Order ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Si Morales ay siyang pangunahing testigo sa umunay PIDEA leaks na nag-uugnay kay Pangulong Bongbong Marcos at Actress Maricel Soriano sa illegal drugs. Sa kanyang opening statement, sinabi ni De La Rosa na hindi dapat hinahadlangan ang sinumang testigo sa Senado. Ganun pa man ay dapat ang mga testigo ay may personal knowledge sa kanyang testimony at hindi galing sa kung sinong confidential agent. Sa panig ni Senator Francis Tolentino, wala pang batas sa bansa na nagpapataw ng parusa sa unauthorized na paglalabas ng mga classified document. Itikugnay ng umunay leakage sa confidential document mula sa PIDEA na unang kanilang itinatanggi. Maliban lamang sa memorandum circular na inilabas ng Malacanang, sa record na galing sa Civil Service Commission, dinismiss si Morales sa PIDEA dahil bumaligtad siya sa anti-illegal drug operation na kanyang ginawa at sinabing gawa-gawa lang ito nang siya ay isinalang sa korte bilang testigo. Hindi lang po natin malaman bakit hindi na po natapos-tapos itong investigasyon ni Senador Bato. Kahit alam naman po niya na wala pong saysay ito, sabi nga ni Senator Jinggoy Estrada. Kasi nga po, yung pong PIDEA leaks na ipinakita ni Jonathan Morales dyan, mga kababayan, ay wala pong control number. Yung operate, yung authority to operate, wala siyang control number. Maging yung pre-operational report ay wala din pong control number. O, ibig sabihin, fake nga ito. Kasi po, sa ulat po ng PIDEA, ang lahat po ng pre-operational documents ay mayroon po itong serial number. Naka-serialize po ito, mga kababayan. Bakit po kailangan naka-serialize? Kasi po, kaya may serial number yan para po matukoy kung anong operation yan. Kaya po may mga serial number. Ito pong ipinakita ni Jonathan Morales, wala pong control number. Ibig sabihin, gawa-gawa lang po ito. Balikan po natin yung mga kababayan yung nakaraang administrasyon. Ito po kasi nangyari po itong PIDEA leaks na ito noon daw panahon ni Pinoy, ni Noynoy, ni
Noynoy Aquino. Kung susuriin po natin yung kasaysayan, nung panahon po ng administrasyong Aquino noon, yung pitsa po na yan, na March 11, 2012, abalang-abala po ang administrasyong Aquino noon sa impeachment trial ni Renato Corona. Ang gusto po talaga noon ni Pinoy na ma-impeach itong si Renato Corona. Ang gusto niya, lahat ng senador ay bumoto. Pabor na ma-impeach itong si Renato Corona. Kaya nga po, dyan din po pumasok yung PDAP noon. Yung PDAP po na ito, ito po ay inalok sa mga senador. O hindi po ba nabalitaan po noon na itong mga senador na ito na bumoto na ma-impeach si Renato Corona ay nakatanggap ng mga milyonis galing sa Malacanang. Pero may tatlong senador po ang hindi bumoto rito para hindi ma-impeach si Renato Corona. Sino-sino po yung mga senador na ito? Ito po sila Senador Joker Arroyo, si Miriam Santiago, at ito nga pong si Bongbong Marcos. Tatlo lamang po silang tumutol dyan. Sila lamang tatlo ang nagtanggol kay Renato Corona para wag ito ma-impeach. Ito po mga kababayan, logic lang po. Lawakan po natin yung kaisipan po natin. Kung ito pong pilialik na ito ay lumabas nung panahon ni Pinoy, hindi po ba pwedeng gamitin ito ni Pinoy na ebidensya laban kay Bongbong Marcos? Nasa panahon ng impeachment na yan kay Renato Corona, pwede niya sabihin kay Bongbong Marcos, pag hindi ka bumoto na ma-impeach si Renato Corona, ilalabas ko tong sikreto mo. May sikreto ka pala. Mayroon kami record niyan. Oh. Hindi po ba gagamitin na ni Pino yan? Alam naman po natin mga kababayan na ito pong mga Marcos at mga Aquino ay mahigpit pong magkalaban sa politika noon pa. At itong mga Aquino ay galit na galit sa mga Marcos. Oh. Hindi ba sasamantalahin na ni Pino yan? Pwede niyang i-blackmail si Bongbong Marcos dito? Oh. Pero ano nangyari? Tumutol si Bongbong Marcos dyan na huwag ma-impeach si Renato Corona. Kaya nga, kung totoo yung PIDEA leaks na yan noon panahon ni Pinoy, talagang gagawin lahat ng paraan ni Pinoy para masira itong si Bongbong Marcos. At pwede niya itong gamitin pang-blackmail kay Bongbong Marcos. O, hindi po ba mga kababayan? O, nakukuha niyo po ba yung sinasabi po natin? O, kaya lang ang problema, wala nga talaga ang report na ganyan nung panahon niya. Ultimong si Dionisio Santiago, ito po ang PIDEA chief noon sa kanyang administrasyon. Sinabi niyang wala kaming report na ganyan. Kaya nga po mga kababayan, ito pong PIDEA leaks na ito ay peke, gawa-gawa lang. Gawa-gawa lang ito ng mga taong gustong pabagsakin ang gobyerno ni Bongbong Marcos. Alam naman po natin kung saan galing po yung PIDEA leaks na yan eh.
Nagmula po yan doon sa kay Maharlika, este Maharlika. Na alam naman po natin itong si Maharlika eh queen of fake news. Reyna po ito ng kasinungalingan. O tapos kinasabot niya pa itong si Morales na isa namang professional liar. Sino po yung nasa likod nito? Itong mga ginagawa nilang paninira na to. Na gusto nilang pabagsakin ang gobyerno. At gusto ata nila, sila ang umupo uli. Kaya mga kababayan, huwag tayong agad maniniwala sa mga ipinapakalat ng mga kalaban ng gobyerno na to. Hindi natin alam kung anong layunin ng mga to, ba't sinisiraan nilang, pilit nilang sinisiraan ng gobyerno. Pilit nilang pinababagsak ang presidente. Ano, naiinggit po ba sila? O gusto po ba nilang sila pa rin ang nakaposisyon? Para saan? Para may pagpatuloy po nila yung kanilang mga illegal na gawain? Yan po ang ano natin dyan. Hindi po totoo yung pidialix niyan mga kabayan. Hanggang sa muli po, nating pagkikita. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe po kayo mga kabayan at huwag na rin pong kalimutan i-click ang notification bell para po maging updated po kayo sa ating pong i-upload. Mundo'y nag-iwanan, mundo'y nag-iwanan.